Andito na naman po siya. So, yeah. Hi, kids! Hello, guys, and welcome back to my channel. For today's video, it's a get ready with me. So, if you can notice, bagong liko. And, mamaya ihahatid ko yung anak ko sa school. Samahan niyo lang ako mag-get ready. Kasi, let's start ako with this Wonder Pore Freshener Ultra Pore Solution 10-in-1. This is a toner. Sabi ko sa last video ko magpapalagay ako ng piercing. So, ito na siya. Check it out. Yeah. So, yung earrings, hindi yan yung earrings talaga. Sa, wala pa rin yung, sira pa rin yung sa akin, sa The Beach Shop. So, I got mine sa the Broadway Gems. Sa Broadway Gems, bibili ka lang ng hika. Sila lang ang pupulitas. So, I got mine here. Ito lang. Then, yung earrings, in-arbor ko din sa friend ko. Thank you, mine. Thank you, mine. Binuli ko siya. Hindi ako bully, ah. Hindi ako bully. Bully ako as a friend. But in a good way. Yun ang lambing ko sa kanya. Ang gagamitin pa lang natin later on sa foundation is itong Bourjois Healthy Mix Serum Gel Foundation in Light Beige. Napansin ko kasi nag-oxidize siya before dalawa yung ginagamit ko color nito. Nag-mix ko siya kasi feeling ko masyado siyang light for me. Pero napansin ko after the day, nag-oxidize siya. So, I'll try yung lighter shade. I'll get my Wonder Pore Tightening Essence. So, I like this Wonder Pore line. Kasi, I think it's good for my skin. Madali naman siya mag-dry. Next is my current moisturizer. Which is the Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Water. Well, I've posted a picture of the Hydro Boost and madami nga nagsabi na maganda siya for oily skin, which is, I think, maganda talaga. Kasi, pag nasa office ako, before, after a few hours, nag-oil up talaga yung face ko. So, pero mga after 4 to 6 hours, nag nasa office ako. But kahit na aircon, kahit na super lamig pa niyan, nag-oil up ako. Pero, nung ginamit ko yung Hydro Boost, tapos na yung shift ko, kalabas na ako ng office. Nagsistay ako sa office for like more than 12 hours. So, nakatapos na ako ng shift and okay pa rin yung skin ko. Hindi pa rin siya super oily. Kung may oil up man, healthy oil yung itsura. I leave it on usually for a minute. So, after ko maglagay nito, normally ang ginagawa ko is maglalagay ako ng lotion and deodorant and stuff like that. Pakita ko sa inyo ang aking mother dear na may dry skin. So, hindi ko siya ma-makeupan ng parang sa akin. Kasi ako oily. Siya dry skin. So, gagamitin ko na ngayon foundation ko. Background ko siya eh. Sige, diba? Ang ganda ng background ko. Total, madumi naman yung background ko sa likod ko. Brush! And, babasahin ko ng moisturizer from your skin. Don't forget na i-blend siya. Okay! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! For normal days, which is every day, ang ginagamit ko for my cheeks is ito, Harry's Tint, shade number 5. Mambo, mambo, pa. Joke. So, that. Ako din. Ako din. My cheeks. Ako din. No. Why? Then, blend. Pati sa nose. Mga excess lang sa nose para magmukha kang na sunburn.
isa-set ko lang yung face ko, pero gusto ko kasi medyo dewy yung face ko. So, gagawin ko, kahit oily skin ko, gusto ko lang na-try yung dewy. So, ito-try kong iset yung T-zone with the Face Shop. And this is Oil Clear Blotting Pack. Yung kilay ko, binabrush ko lang. Since makapal na siya. And hindi ko pa siya nag-groom. As you can see, sobrang kapal pa niya. Kung i-focus ko pa yung camera sa mukha ko or sa kilay ko, makikita niya na hindi pa siya nag-groom. And then, curler. Eyelash. So, gagamitin ko yung Etude House. Ito. Wala na siyang pangalan eh. Basta yung Lash Kinemet. So, usually, nag-start na ako dun sa pinaka-base na lashes. Tapos, kung ano man yung matira dun sa ginagawin ko, yun sa base, yun yung iyaangan. Then, saka ako mag-extend para yung para sa thickening niya, para mukhang medyo thick kahit wala kang eyeline. Para mag-long naman siya, later on, papatungan ko yung medyo taas na part. In fairness naman dito, hindi siya mabigat. So, hindi bumabagsak yung lashes. Saka nagsistay siya na taas. Hindi na ako nagdadagdag ng product. Usually, inaangat ko na lang. Kasi ayoko lang medyo clumpy. Although, hindi naman siya super clumpy. Pwede naman yung difference. Diba? Nang meron, so, kahit wala ko, I like. Okay. Pagka minsan gusto ko ng definition sa eyes, naglalagay ako ng brown dito sa lip. Pagka tinatamad ako, shoes palagi. Ayun, yung naglalagay. So, gusto ko na magpa-bangs kasi hindi na yan bangs. Part na yan talaga ng hair. Ang damang gusto. Gutom na ako. So, pagkakas nito, shoes itsura sa office. Hindi talaga ako nagsusupply. So, na lang ako susupply. Okay, then, favorite lipstick ko is this Touch of Spice from Maybelline. For the first time in forever, makakaubos ako ng isang lipstick. Kasi everyday ko siya halos ginagamit. For my new makeup look, which is everyday. Kasi ayoko naman na office lang naman ako, ayoko naman yung sobrang bongga palagi. So, unless na lang kung, eh, kung magbongga, may eyeliner ako, ganyan. May pawing liner si Mayor. And, yes, I'm done. Ito na po yung aking look for today. Sa paghatid sa aking baby. So, natutuwa ako sa aking piercing. Anyway, thank you so much for watching and I hope I will see you on my next video. Please do like and subscribe and hi kids! Today is Monday! No, today is Wednesday. Yes. Zombie ako. Yes. Eat kita.